Isang aircraft bank pa sa 6th generation aircraft ang nabuo ng Amerika. Idinisenyo ito gamit ang mga pinaka-advanced na teknolohiya upang maging dominante sa impapawid laban sa kahit anong uri ng mga aircraft. Mayroon itong bilis na umaabot ng 2 milya bawat segundo at armado ng isang pinakamalakas na laser weapon na umiiral. Ang aircraft na ito kapatar na kung saan pinagsama nito ang pinakamahusay na mga katangian ng lahat ng umiiral. Ang kwento ng pag-develop ng Dark Star ay minsan ang napanood sa pelikulang Top Gun. Nagsimula ito nang lumapit ang Paramount Pictures sa Lockheed Martin upang makiusap na magdisenyo ng isang kakaiba at walang kapantay na bilis na eroplano na gagawing bida sa pelikula. Ngunit nakakagulat dahil ang Lockheed Martin ay matagal na palang gumagawa ng aircraft na mayroong ganitong konsepto. Ang aircraft ay dinevelop ng Skunk Works, isang division ng Lockheed Martin, na siyang responsable sa paggawa ng mga kilalang fighter ng US na tulad ng F-22 at F-35. Ang tunay na pangalan ng Dark Star ay SR-72. Ito ang unang eroplanong kayang umabot ang bilis ng 7,500 miles bawat oras. Maaari itong lumipad mula sa Washington patungo sa Beijing sa loob lamang ng isang oras, at hindi na kailangang umiwas sa mga air defense system, dahil walang anumang missile ang pwedeng makakahabol dito. Ang mga kahangahangang kakayahan na ito ng aircraft ay naging posible sa pamamagitan ng paggamit nito ng isang variable cycle engine na maaaring gumana bilang turbojet at rocket engine. Ito ay nagbibigay daan sa isang napaka-smooth na transition mula sa iba't ibang mga flight mode. Pinagsisikapan din ng mga engineer na lagyan ng mga stealth technology ang Dark Star upang mabawasan ang visibility nito. Kaya rin itong umakyat sa isang altitude na higit sa 15 miles at sinasabing outmaneuver kaysa sa lahat ng umiiral na fighter aircraft. Pagdating sa armas, hindi gumagamit ng mga bomba at conventional missile ang SR-72 dahil hindi ito akma sa isang aircraft na lumilipad ng higit sa Mach 6 hanggang 80,000 feet. Sa halip, isang laser weapon ang tinataglay nito. Ang SR-72 ay kasalukuyang nilagyan ng isang pinabuting version ng laser weapon system na may output na 350 kilowatt na kayang tumagos sa 5 pulgadang metal gamit ang kanyang laser beam. Ayon sa Lockheed Martin, mga kapatid, ang SR-72 ay kasalukuyan pang under development. Ngunit ang aircraft o manunay ito na nakikita sa isang pelikula ay talagang ginagawa nila at hindi isang coincidence. Plano kaya talaga ito ng Amerika mata ang kanilang bagong armas sa kanilang mga kalaban? Kung gayon, matagumpay ang kanilang plano dahil ang China ay nagpadala ng isang satellite para kumuha ng mga larawan ng eroplano. Sa pag-akalang ito ay isang bagong lihim na proyekto ng US. Ang Lockheed Martin mismo ay lumikha ng opisyal na webpage kung saan kanilang ibinahagi ang impormasyon tungkol sa SR-72 at ang history nito. Ayon sa Lockheed Martin, naging matagumpay ang kanilang pagharap sa tila imposibleng gawain at pagbuo ng teknolohiya para sa mga darating na hamon. Mula sa paglikha ng mga radar evading stealth capabilities at mga X-planes na binago ang kahulugan ng sonic boom, hanggang sa maraming revolutionary technology, ang Skunk Works ay may mahabang tradisyon ng mabilisang pagbuo ng matagumpay na innovation para sa pagkakataong kailangan na kailangan ito. Ang huling bahagi ng sinabi na ito ng Lockheed Martin ay maliwanag na tumutukoy sa SR-72 dahil sa panahon ng mataas na tensyon sa pagitan ng US at China. Isang eroplanong tulad nito ay may potensyal na baguhin ang mga pangyayari at gawing mas magaan ang hidwaan. Ang mga hypersonic aircraft ay matagal ng prioridad para sa US Armed Forces. Ang SR-71 Blackbird na binuo ng parehong kumpanya ang naging pinakamabilis na eroplanong pandigma na ginawa. Ang pangunahing benepisyo ng eroplanong ito ay matatagpuan sa kanyang high-speed capabilities at excellent maneuverability. Dahil dito, kayang tawirin ng eroplano ang mataas na altitude at iwasan ang mga missile defense ng kalaban. Ang SR-71 model ay binuo noong 1964. Agad itong nakakuha ng paghanga at respeto mula sa mga piloto dahil sa kanyang kahangahangang mga katangian. Ang nagbigay daan sa pagiging espesyal ng aircraft ay ang futuristic na disenyo ng katawan nito na nagbibigay daan para sa kahangahangang aerodynamic performance kahit sa anong flight mode. Ang exterior ng aircraft ay masusing inanyuhan ng mga komplikadong sectional profile. Kasama rin sa aeroplano ang isang tailless configuration, isang dekalidad na innovation noong panahon na iyon. Ngunit sa kabila ng kakaibang katangian nito, kumakaharap din ang aircraft sa maraming critical na hamon. Halimbawa, nahihirapan ang mga piloto sa paghinga ng maayos sa altitude na 8 miles gamit ang standard na oxygen mask na maaaring magdulot ng pagkawala ng malay o pagkasira ng mahahalagang parte ng katawan. Bukod dito, kapag umabot na ang bilis ng aircraft sa higit 2,100 miles per hour, ang harapang bahagi nito ay nagiinit hanggang sa temperatura na 750 degree Fahrenheit, habang ang pangkalahatang temperatura ng buong eroplano ay umaabot ng 500 degree Fahrenheit. Gayunpaman, nakakuha pa rin ng malaking popularidad ang eroplano, at simula nang itigil ang operasyon nito noong 1998, inais talaga ng US na magkaroon ng isa pang aircraft na mas matindi rito. Kakaiba, talagang napakatindi ng disenyo ng aircraft na ipinapakita sa Top Gun na kahawig ng SR-72. Ayon pa sa Lockheed Martin, ang bagong eroplano ay idinisenyo upang maging parehong isang reconnaissance at strike aircraft. Ang kanyang kahangahangang bilis kasamang advanced na laser weaponry ay magbibigay daan dito na mapantayan ang anumang kalaban sa parehong antas. Ang napakatinding eroplanong ito ay sinasagawa upang maabot ang mga napakataas na bilis na may layuning wag nang bigyan ng oras ang mga kalaban na mag-react o magtago.
naniniwalang Lockheed Martin na ang bagong SR-72 ay magbibigay ng bagong kahulugan sa konsepto ng air power sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalaking taktikal at strategic na kalamangan sa Estados Unidos. Inaasahan na ito'y magbibigay ng revolusyon sa kakayahan ng bansa na tumugon at pigilin ang kusidling mga alitang pandaigdig. Isa pang nakakakilabot na feature ng SR-72 ay ang disenyo ng cockpit nito na hindi nakikita kapag tinatanaw ng direkta, katulad ng X-59 na binubuo ng Skunk Works Division. Sa Top Gun Maverick, ang eroplano ay gumagamit ng synthetic vision system para makita ang nasa direksyon mismo ng paligid. Bukod dito ay pinapakita ng illustration ng Lockheed Martin ng Dark Star sa kanilang website, ang isang port sa itaas na bahagi ng fuselage na karaniwang ginagamit para sa astronomical navigation systems. Ang bahaging ito ng disenyo ay ang tinatawag na R2-D2 na nagmula sa kilalang droid sa Star Wars Universe. Kung may anumang pag-aalinlangan tungkol sa katotohanan ng Dark Star, isaalang-alang kung bakit ang isang simpleng konsepto ng pelikula ay binuo sa parehong antas ng pagiging sekreto ng totoong proyekto. Bukod dito, maayos na pinapakita ng eroplano ang mga logo ng Skunk Works at Lockheed Martin sa bahaging buntot nito na nagpapakita ng kanilang direkta at malaking pakikilahok. Gwento man, kailangan din nating malaman na may ilang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na SR-72 at ng fictional eroplano na ipinapakita sa pelikula, lalo na pagdating sa bilis. Halimbawa, ang tunay na eroplano ay may kakayahang maabot ang humigit-kumulang Mach 8 na bilis, samantalang ang fictional na kapareha nito ay kayang makamit ang Mach 10. Inaasahan din na isang unmanned aerial vehicle ng SR-72, samantalang ang version na ipinapakita sa pelikula ay mayroong piloto.